Hello, magandang araw sa inyo mga kabihero. Ngayong araw na ito ay magluluto tayo ng beef steak or bistek Tagalog. So, nandito yung mga ingredients natin. So, meron tayong kalahating kilong beef. Ito. So, meron din tayong 5 tablespoon soy sauce. Meron tayong paminta. Meron din tayong ito. Optional lang ito kung gusto nyo. Yung iba kasi gumagamit ng garlic powder. Pero ang gamit natin is itong steak and chop seasoning. At meron din tayong syempre lemon. So ang unang gagawin natin ay hihiwain natin itong lemon. So, pinalambot ko muna. Ang ginawa ko para lumambot yung mga kabihero, kailangan mong i-roll ng iyong kamay para lumambot siya, para madaling pigain. So, hiwain na natin yung lemon natin. So, ang gagamitin lang natin dito is yung kalahating pisngi ng lemon natin. So, pipigaan natin ang lemon. Bali, imamarinate natin itong beef natin. Yan, dahil malambot nga yung lemon, madali siyang pigain. Madaling makataas yung kanyang tubig. Ngayon, ang susunod nating ilagay ay itong toyo or soy sauce. 5 tablespoon ng soy sauce para sa kalahating kilong beef. Yan. So next, lalagyan natin siya ng paminta. Next, ang lalagay natin ay itong steak and chop seasoning. So, siguro ang lalagay lang natin dito, isang kutsarita. Yan. So, okay na yan. Ngayon, ang gagawin natin, syempre, kailangan natin halu-haluin ito. Make sure na naghugas kayo ng kamay at malinis sa inyong mga kamay bago gawin ito. Ngayon, pwede naman kayong gumamit ng gloves, plastic gloves, or spoon para haluin ang mga rekado. So make sure lang na mahalo ninyo na mabuti para ma-absorb ng karne yung mga nilagay natin rekado. So ngayon mga kabiyahero, imamarinate natin ito ng 30 minutes or up to 1 hour. So depende pa rin sa inyo. Pwede namang 1 hour kung mahaba yung oras nyo para manuot talaga yung mga rekadong nilagay natin. Okay? So mga kabiyahero, so ngayon ay magpapainit tayo ng mantika dito sa pot. Dagdagan pa natin. Konti pa. Yan. Kaya lang natin uminit ito ng mga 2 or 3 minutes. So ngayon, mainit na yung mantika. Pwede na natin ilagay yung sibuyas. Dahan-dahan lang. Matansikan ka. Lutuin lang natin hanggang sa maghiwa-hiwalay yung mga rings ng onion. Yan. So nakikita nyo, humiwalay na yung mga rings ng onion.
So, pwede na natin siyang hanguin. So gamit pa rin yung pot na pinaglutuan natin ng onions, dun pa rin natin lulutuin yung baka. So pwede na natin ilagay yung baka at pre-prituhin natin. Prituhin na lang natin yung isang side for about 2 to 3 minutes and then babalik na rin natin dun sa kabilang side at prituhin din uli natin ng mga 2 to 3 minutes. After 2 to 3 minutes, babalik na rin natin yung side para prituhin naman natin yung kabilang side nitong ating baka. So mga kabiyahero, 2 to 3 minutes na nakalipas, so mukhang prito na natin yung kabilang side. So pwede na natin hanguin at ilagay sa isang malinis na plate. Gamit pa rin natin yung pan na pinag-prituhan natin ng ating baka. Magigisa tayo ngayon ng bawang. So ngayon, nagisa na natin ang ating bawang. Pwede na natin ilagay yung pinagbabaran natin nung baka. So ito yon, lagay na natin siya. So konti na lang yung natira kasi binabad namin ng overnight ito. So ayan yan, kakaunti na lang. Ngayon, ang susunod ay lalagyan natin siya ng tubig. Siguro mga isang baso or 3/4. So, kumulo na yung nilagyan natin ng tubig na may pinagbabaran natin. So, ang next na gagawin natin ay ilalagay na natin yung ating baka. So itong baka natin, ang part na ginamit natin mga kabiyahero is tenderloin. At binabad natin ito ng overnight. Hayaan lang natin siya maluto mga 10 minutes. Dahil nga tenderloin yung part ng baka na bilhin natin, mas madali siyang maluto kasi malambot siya. Sa oras na ito mga kabiyahero, malambot na ating baka. So, pwede na nating ilagay itong prinito nating sibuyas kanina.
Ngayon, sa tingin nyo mga kabiyahero, kung hindi pa luto, pwede nyo dagdagan siya ng tubig or beef broth at pakuluin pa ng mga ilang minuto. Lalagyan natin ng asukal para medyo meron siyang lasa ng medyo manamis-namis. Ngayon, haluin natin. At lulutuin po lang uli natin ito ng mga 3 minutes. So ayan mga kabihero, naluto na ating beef steak. So tikman na natin. Para sa akin, okay lang yung lasa. So sa inyo, pwede nyong dagdagan ng asin or soy sauce. Depende sa inyong panlasa. So mga kabiyahero, luto na ang ating beef steak or bistek Tagalog. Asya nga pala, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para notified kayo sa mga susunod pa naming mga cooking videos.